Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam mo na mga polis kung saan posibleng tilago si Lolo. Tapos mayroon silang rescue operation mamaya. That's good. Tok, gusto kong sumunod. Ngayong Sabado, narito na nga ang ating mga pakaabangan sa abot kamay na pangarap. Agad naman na ibinalita ni Annalyn dito kay Doc Lindon Javier na alam na daw ng mga pulis kung saan itinago itong si Don Pepe at may operasyon nga daw silang gagawin mamayang gabi. Ang gustong mangyari dito ni Annalyn na gusto daw niyang sumunod at nagulat naman itong si Doc Lindon Javier sa sinabi dito ni Annalyn at nag-alala ito na baka mapahamak itong si Annalyn dahil nga sa kanyang katigasan ng ulo. At dahil labis-labis ang pag-aalala ni Annalyn dito nga sa kanyang lolo, gusto niyang makasigurado na maliligtas nila itong kanyang lolo. At baka marami pang mga tauhan itong si Balahadya na baka ikapahamak pa dito ni Annalyn. At dito naman na sinabi ni Doc Lindon na sasamahan niya daw itong si Annalyn na susunod doon dahil hindi niya hahayaang mag-isa ito dahil baka nga mapahamak itong si Annalyn. Samantala, nagtanong itong si Doc Ray Meneses dito nga kay Doc RJ at Giselle na kung alam ba daw ito ni Zoe ang kanilang gagawin. At dito nga na sinabi ni RJ kay Doc Ray na walang alam daw itong si Zoe na magkasabwat itong si Moira at si Balahadya sa pagkidnap nga dito kay Don Pepe. At sabat naman dito ni Giselle na dapat hindi daw malaman dito ni Zoe. Baka matimbrehan itong kanyang ina na may rescue operation gagawin itong mga pulis at makaalarma itong sina Balahadya at itong si Moira. At ngayon nga ay balak nga nilang ilipat na ang pinagtataguan itong si Don Pepe dahil baka natunugan na may paparating na mga pulis doon. Kaya palihim naman na nagbigay ng gamot itong si Zoe kay Don Pepe na siguraduhin na kapag naisaksak daw ito ni Don Pepe sa kanila ay pangsamantalang mawala ng malay ang mga ito. At dito naman na labis na nagpapasalamat itong si Don Pepe dito kay Zoe at sinasabi na huwag daw itong mag-alala dahil hindi daw idadawit ni Don Pepe itong si Zoe at ng kanyang ina. Subalit pakitang tao lamang ang ginagawa ngayon ni Don Pepe dahil sa kagustuhan na makatakas nga siya dito kina Moira at Balahadya nang sa ganon ay masabi niya dito kay Doc RJ na may alam siya kung sino nga ang tunay na ama dito ni Zoe dahil sa narinig ang pinag-usapan dito nila Moira at Carlos at nagtatalo ang mga ito tungkol dito kay Zoe na nagawang ipahamak ni Moira ang kanyang anak. At dahil dito, mas nadagdagan pa ang mga nalalaman na sikreto dito ni Don Pepe. Kaya ginamit naman niyang kahinaan itong si Zoe nang sa ganun ay maawa sa kanya at matulungan siya nito. At nagtagumpay naman itong si Don Pepe dahil sa sinabi nito na mahal daw niya itong kanyang apo at kahit anong mangyari ay apo niya pa rin ito. Kaya nasabi naman dito ni Zoe kay Don Pepe na tutulungan daw niya itong makatakas. Kaya ito na nga ang pagkakataon na makabawi nga itong si Zoe dito nga sa kanyang lolo Pepe. Lalo na't sinabihan ni Moira itong si Zoe na hindi pwedeng magpapakita dito kay RJ na mayroon nga siyang sugat dahil baka magtaka ito na kung saan nakuha ni Zoe ang kanyang mga natamong sugat. Lalo na itong si Annalyn dahil mausisa nga daw ito at hindi siya tatantanan. At dito nga na nagtataka na rin itong si Lynette kung bakit biglang-biglang nawawala itong si Carlos Benitez. At dito nga niya sinubukan tawagan at hindi nga sinasagot ni Carlos ang mga tawag dito ni Lynette. Kaya sinabi naman dito ni Carlos kay Zoe na kinakailangan na nga daw niyang umuwi dahil naghahanap na nga itong si Lynette, baka mahalata daw sila nito at mabuko pa ang kanilang sikreto. Kaya minabuti ni Carlos na umuwi na lamang at bumalik doon. Kaya yan naman ang ating pagkaabangan bukas, mga kapuso, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat.